Hello guys and welcome back again sa aming channel. So for today, magluluto tayo ng tocho. So tara, i-prepare natin yung mga ingredients at lutuin din natin. Ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng tocho. So isa-isahin natin yung mga ingredients. So kailangan natin dito ng bangus. Ito yung bangus na gagamitin natin. At kailangan din natin dito ng kangkong. So sa pagpili ng kangkong, kailangan siguraduhin nating malinis. Pero kahit malinis to sa tindahan, i-check pa rin natin pag-uwi kasi baka merong mga linta. Dahil merong mga ibang kangkong na nakukuha sa ilog, hindi talaga may iwasang hindi magkakaroon ng uod o kaya linta. So normal yon, hindi yon madumi dahil natural yon. And ito naman yung tangkay ng kangkong. Pwede nyo nang hindi alisin na ganyan, pero ang kami binukod namin. So itong una nating ilalagay mamaya bago ito. Kailangan din natin dito ng talong. So ito yung talong natin. Maliit lang ito. At ihiwain lang natin ito ng paislant. And ito naman ang ating bell pepper. So sa pagpili ng bell pepper, kung nasa sa inyo, kung anong klaseng bell pepper ang bibilihin nyo. Kung red, or yellow, or yung green. Mas maganda, kumpleto, para mas makulay yung lutuin natin. Pero yun sa amin, color red lang yung aming binili. Una sa lahat, mahal na kasi ngayon ang bell pepper. At kailangan din natin dito ng kamatis, sibuyas, at saka ng luya. Sa paghiwa ng kamatis, hiniwa lang namin ito ng maliliit. Sa paghiwa naman ng sibuyas, hiniwa lang namin ito ng pangsinigang. Ito yung normal na hiwa ng sibuyas. At sa paghiwa naman ng luya, hiniwa lang namin ito ng maninipis na pahaba. So ganun lang. Kailangan din natin dito ng tahure. Itong tahure, hindi na tayo maglalagay ng toyo dahil meron na tayong tahure. Dahil itong tahure, maalat ito at ito na rin yung magpapakulay sa ating tocho. Kailangan din natin dito ng magic sarap. Ito namang magic sarap, mas lalong magpapasarap sa ating mga lutuin. Kahit anong mga lutuin, basta nilagyan natin ng magic sarap, mas lalong sumasarap. Pero kung walang magic sarap, pwede kayong maglagay ng ginisa mix, pwede rin yun. Kagamit din tayo dito ng suka. Konting suka lang ang gagamitin natin para hindi naman masyadong maasim. Sa paglalagay ng suka, laging sa huli para lumambot kaagad ang mga gulay. So yun lang yung mga ingredients na gamitin natin sa pagluto ng tocho. Ngayon naman ang gagawin natin, ipe-prepare natin yung ibang mga ingredients. Pero ipe-prepare na namin siya, papakita na lang namin sa inyo doon na sa mismong lulutuin na natin. So tara, samahan nyo na kayong magluto. So ito, sisimula na natin magluto. So pinaka first step na gagawin natin, bali nagpainit na ako ng kawali. Next naman na gagawin natin, dahil mainit na yung kawali natin, lalagyan na natin ito ng mantika. Tamang-tamang dami lang ng mantika para sa ipiprito natin. Kasi ang gagawin muna natin, magpiprito muna tayo ng bangus. So ang gagawin natin, paiinitin muna natin itong mantika. Kapag mainit ito, ilalagyan na natin yung bangus. So ito, dahil mainit na itong ating mantika, next naman na gagawin natin, ilalagyan na natin itong bangus. Piprito na natin ito. Hahayaan lang natin ito iprito, tapos papakita ko na lang sa inyo kapag naprito na natin. Yan, so ito, naprito na natin itong isda. So ito na yung kinalabasan niya. Maganda ang pagkakaprito natin. So yan, ang gagawin na lang natin dito, set aside na lang natin ito. Pagkatapos, mag-i-start na tayo mag-gisa ng luya, yung gano'n, sisimula natin itong lutuin. So ito, sisimula na natin magluto, so sisimula natin mag-gisa. So bali, hindi na tayo maglalagay ng mantika. Ito yung pinagpirituhan ng isda. So kung mapapansin nyo itong mga brown na ito, okay lang yan. Yun yung magpapalasa sa ating tocho. So isa pala ito sa magpapalasa. So ang gagawin naman natin yan, dahil mainit ito, ilalagay na muna natin yung luya. Tandaan nyo, ang tocho walang bawang. Ngayon, igigisa lang natin ito. Palalabasin natin yung lasa. Yan, so ito, kung makapansin nyo, medyo naging brown na yung luya. Next naman na gagawin natin, ilalagay na natin yung sibuyas. Tapos hahalu-haluin lang natin to. Tapos lagay na rin natin tong kamatis.
ayan, igisa lang natin to. Pagkatapos pagkatapos natin magisa, susunod natin yung susunod na ingredients. So ayan, naigisa na natin to. Next naman, lalagyan na natin yung tahure. So itong tahure, ang ginawa namin dito, yung kaninang pinakita ko sa inyo, nilagyan namin yun ng tubig. Pagkatapos pagkalagyan ng tubig, medyo hahalu-haluin nyo para maging ganyan yung itsura. So ayan, lagyan natin lahat. Tapos haluin lang natin ng konti. Ayan. So next na gagawin natin dito, tatakpan lang natin to. Tapos iintayin natin tong kumulo. Ngayon naman tingnan natin kung kumukulo na. So ito, kumukulo na yung ating pinakulo. Ngayon naman ilalagay na natin tong bell pepper. So ganyan lang. Siguro mga ano lang to, mga 1 minuto, tapos sakay natin ilalagay yung kangkong. So ito, dahil makalipas ng 1 minuto, next naman na gagawin natin, ilalagay na natin tong kangkong. Unahin muna natin tong tangkay. Yan. So bali, nabisit na check na rin namin to kung meron ba itong mga uod. So wala naman tayong nakitang uod. Kaya ayos lang. Sasaluin natin ng ganyan. Next naman natin, yung mismong dahon na ng kangkong. So ito, ilalagay ko na ito. So kailangan sa pagluluto ng kangkong, lagi nating tatandaan na kailangan lutong-luto itong kangkong. Dahil kapag nakain nyo to ng hindi masyadong luto, may tendency na pwedeng sumakit ang tiyan nyo. So ayan, hahaluin lang natin to. So ngayon, nakita nyo kumukulo na. Next naman na gagawin natin, ilalagay na natin itong talong. Medyo ilulubog-lubog lang natin to para maluto. Okay, hindi na natin ito masyadong hahaluin ng ganoon. So kung mapansin nyo yung ating kangkong, medyo ano na yan, parang half cook pa lang yan. Kaya kailangan pa nating pakuluan itong maigi para mas lalong maluto yung kangkong. So yan, hayaan muna natin kumukulo. So ngayon naman, ito naman gulay natin, malambot na luto na yan. Kaya pwede na tayong maglagay ng suka. So gantong karaming suka lang ilalagay natin. Bali, inilagay na namin sa isang lalagyan para sukat. Konting suka lang kasi para hindi naman masyadong napaka-asim. O ganyan-ganyan lang yung halo. Yan. Next naman nilalagay natin dito, yung magic syrup. Okay na yung ganun kakunti dahil malasang-malasa na naman tong ating tocho. Next naman nagagawin natin, ilalagay na natin tong isda. So yan, ganyan lang kasimple magluto ng tocho. So sana kahit paano nakatulong sa mga hindi pa marunong magluto ng tocho. At isa pa, ito yung isa sa murang lutuin na pwede yung lutuin. At tamang-tama ito sa mga pamilya nagtitipid. At huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, saka subscribe sa aming channel. Paki-like na rin yung aming Facebook page. Pati yung paki-follow na rin kami sa aming mga Instagram.